Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang araw na si Ibrahim bin Adham, nakita niya ang isang lalaki na nangungusap, nagsasalita, pangungusap o pagsasalita patungkol sa makabundong bagay. At tinanong niya, tumayo siya sa harapan niya at tinanong niya, "Yang pinagsasabi mo ba na yan ay pagkakalooban ka ng gantimpala?" Sabi niya, "Hindi." "Yang pinagsasabi mo ba yan ay makakapanatag sa iyo mula sa kaparusahan sa kabilang buhay?" Sabi niya, "Hindi." "Ano pang dahilan bakit ka nagsasabi, nangungusap ng mga ganyang pangungusap? Ano pang dahilan bakit mo ginagawa yan na hindi naman makakapagbigay sa iyo ng gantimpala? Wala kang makukuha ng gantimpala at hindi rin makakapagbigay sa iyo ng kapanatagan. Wala kang makukuha ng kapanatagan mula sa kaparusahan sa impyernong apoy." Kaya sinabi niya, "Alayka bizikrillah." Ang dapat sa iyo ay ang paggunita sa Allah. Alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, bukod sa napakainam ang paggunita, ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay papasok na tayo sa mga araw na higit na mainam na mga araw. Ang sampung araw. Unang sampung araw ng Dhulhijjah, buwan ng Hajj, na kung saan ay napakalaking gantimpala at dubli-dublihin, hindi na natin alam kung gaano kadami ito dahil napakalaki, dubli-dublihin ito kaysa sa ibang mga araw sa pamagitan ng pagsasagawa natin ng mga kabutihan, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya damihan natin ang ating pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay ang paggunita, ang paggunita, pagzikr, pagsabi ng La ilaha illallah, pagsabi ng Allahu Akbar, at pagsabi ng Subhanallah. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, makikita natin sa isang naisalaysay ni Ibn Abbas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, sinabi ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashr. Wala nang mga araw, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu s-salihu fiha," na ang paggawa ng kabutihan dito, "ahabbu ila Allah," na higit na kalugod-lugod doon sa Allah, "min hadhihi al-ayyam," kaysa sa mga araw na ito. Ano itong mga araw na ito? Ibig sabihin ay ayyam al-asr. Mga araw ng sampung unang araw sa buwan ng Dhulhijjah. "Qalu ya Rasulullah," sinabi nila, sinabi ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usugo ng Allah, nagtanong sila kay Propeta, "walal jihad fi sabilillah," kahit pa ang jihad, ang pakikipagdigmaan alang-alang sa Allah bilang pagtatanggol sa iyong pananampalataya, pagdipinsa sa iyong pananampalataya, pagdipinsa sa iyong bansa, kahit pa,
Qala walal jihadu fi sabilillah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa ang jihad alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Biruin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah, itong papasok na ng mga araw, higit na mainam na mga araw mga kapatid. Kahit pa sa mga araw, sa mga panahon ng pagkikipagdigmaan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bishay. Kasi ang isang tao makikipagdigmaan sa pamagitan ng kanyang sarili mismo, o kaya ay makikipagdigmaan sa pamagitan ng kanyang salapi, financial. Pero itong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun, maliban sa isang lalaki. Kasi wala nang makakatapat dito sa mga araw na ito, na 10 araw ng buwan ng, ibig sabihin ay Hajj. Illa rajulun, maliban sa isang lalaki, kharaja binafsihi wa malihi. Lumabas siya para makipagdigmaan alang-alang sa Allah sa pamagitan ng kanyang katawan at sa pamagitan ng kanyang kayamanan. Gugugulin niya ang kanyang kayamanan. Falam yarji' min dhalika bishay. Nawala nang nakabalik mula dito ng kahit isa. Ang kanyang katawan, pumanaw. Ang kanyang kayamanan, nagastos, naubos. At yun ang makakapantay. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa mga araw na ito, papasok na mga araw mga kapatid, ay dubli-dublihin natin ang ating paggawa ng mga kabutihan. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa. Sa mga araw na ito ay sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa banal na Quran, sa Surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal-fajr wa layalin 'ashr. Sumpaman, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumpaman sa bukang liwayway, sa fajr, panahon ng fajr, wa layalin 'ashr, at sa mga 10 gabi. Ano itong 10 gabi? Ito yung 10 araw. 10 araw na kung saan ay sa pagpapaliwanag ng mga pantas at karamihan sa mga ulama, ang pakahulugan nito, ang ibig sabihin nito, na walayalin asher, ay ang 10 unang araw, unang mga araw sa buwan ng Dhulhijja. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sumunta ang Allah, na alam natin ang salita ng Allah ay banal. Ang salita ng Allah ay dakila. At hindi na kailangan na sumumpa. Lahat ng salita ng Allah ay banal. Subalit, nabanggit ng mga ulama, kapag kasumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang bagay, ibig sabihin ito ay palatandaan na higit na dakila, na higit na mainam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ibig sabihin ay ang mga araw ng unang 10 araw ng Dhulhijjah, higit na dakila, higit na mainam, kasi sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa naisalaysay ni Jabir, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Ang higit na mainam, higit na mahusay na mga araw dito sa mundo ay ang mga araw ng 10 araw. Ibig sabihin ay 10 araw sa buwan ng Dhulhijjah. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang gagawin natin? Sikapin natin na dahil sa dubli-dubli ang daming mga gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na ito, ay dubli-dublihin natin, marapat na dubli-dublihin natin ang ating mga gawain na mga, ibig sabihin ay mga kabutihan, pananaliksik ng kaalaman. Kung kaya natin sa 10 araw na ito ay ilaan natin ang pag-aaral ng kaalaman sa pananampalatayang Islam,
gawin natin sa abot ng ating makakaya. Araw-araw, gabi-gabi, gawin natin sa abot ng ating makakaya dahil para mas marami pa na makukuha natin ng mga gantimpala. At ganun din nadamihan natin yung mga azkar at zikr pagbunita sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang naisalaysay ni Ibn Umar. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Damihan ninyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga araw na ito ng sampung unang araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, minat tahlil, ng pagsabi ng la ilaha illallah wat takbir, at pagsabi ng Allahu Akbar wat tahmid, at pagsabi ng Alhamdulillah. Kaya si Ibn Umar at si Abu Huraira, kalugdan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Ibn Umar wa Abu Huraira radiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyam al-ashr yukabbirani. Si Ibn Umar at saka si Abu Huraira, lumalabas sila papunta sa palengke sa sampung araw na ito, unang araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. At sila ay nagtatakbir. Nagsasabi sila ng malakas ng Allahu Akbar. At ang mga tao ay nagtatakbir. وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. Ang mga tao na nakakarinig sa kanila ay nagtatakbir sila sa pamagitan ng kanilang pagtakbir dalawa. Sinusundan nila ang pagtakbir ni Ibn Umar at saka si, ibig sabihin, Abu Huraira, talugdan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basta sa mga araw na ito ay humanap tayo ng anumang mga gawain na kung saan ay pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung pagtakbir ay walang kapital. Hindi nangangailangan ng oras. Kahit na nasa trabaho ka, pagsabi ng la ilaha illallah kahit na nasa trabaho ka, hindi mo na masasabi na busy ako sa trabaho kaya hindi ako makakadalo sa pag-aral. Pagsabi mo ng la ilaha illallah, pagsabi mo ng Allahu Akbar, pagsabi mo ng Alhamdulillah, at iba pang mga azkar, mga pagbunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya ipagbasa ng, ibig sabihin, banal na Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.